Hello, water signs. Kamusta? Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay alamin natin ang relationship direction mo. Alamin natin yung pinatutunguhan ng relasyon mo sa person mo. Tsaka guys, reminder lang na ang reading ko ay general reading at guide po lamang at hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Ang una nating aalamin ay yung relationship niyo ng person mo. Kukuha po ako ng dalawang cards. Tsaka guys, syempre, yung reading ko meron pong negative tsaka positive. Kasi nga po, ginaguide ko po kayo. Kung hindi ko sasabihin yung negative, hindi po kayo magaguide. Mahirap na kasing balansehin yung reading kapag hindi ko sinabi sa inyo. Lalo na kung importante yung message. Ito yung start ng reading mo for 1 week. Timeless reading talaga ang reading ko para sa hindi pa mga nakakapanood. Ito yung mga una mong card para sa relationship mo sa person mo. Ito ang Knight of Pentacles upright at Ace of Wands upright. Ang ilan sa inyo ay nagpaplano kayong mag-travel or magbakasyon. At saka ang ilan sa inyo magkakaroon ng bagong karelasyon. Maybe ang ilan habang nagta-travel or nasa bakasyon. Sa mga in a relationship or married, magkakaroon ng deeper connection or deeper commitment sa person. Yun bang gusto niyo nang mag-start ng sarili niyong pamilya? Tsaka positive itong cards mo para sa love dahil trouble-free. At tsaka yung relationship mo sa person mo ay masaya at tsaka yung maraming activity kayong gagawin. Itong mga cards mo ay positive at favorable sa iyo. Kahit sa anumang aspeto. Kaya kung ano yung gusto mong gawin, go for it. Ang ilan sa inyo magkakaroon ng bagong career sa Pilipinas or sa ibang bansa? Ang ilan sa inyo kaya mag-iibang bansa kasi tingin mo mas nandun ang pag-asa para sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, may mga bagay na fail ka. Yun ay dahil sa nauuna yung takot mo. At saka ang sabi dito sa cards, yung relationship mo sa person mo, some of you, ay nasa tamang direksyon. Or umuusad na para sa tamang direksyon. Ang warning sa mga water sign ay kung ano yung posibilidad na dumating sa'yo ay huwag mong i-reject. Kumbaga, pag-aralan mo muna bago ka mag-desisyon. At saka, kailangan din ng pasensya. Itong next card naman natin ay para sa solution. Kukuha po ako ng dalawang cards. Angels and guides para sa solution na kailangan ng mga water signs. Ayan, kunin ko na ito guys kasi dalawa yung kailangan natin eh. Ang mga cards mo para sa solution ay Justice upright at Nine of Wands upright. Some of you, kung ano man yung nangyayari sa relationship niyo ng person mo, ay inaako niyo yung responsibilidad. Pero, ang isa sa inyo ng person mo ay gusto na mag-give up sa relationship na tingin mo eh wala nang pinatutunguhan. At alam mo na kapag tinapos mo na yung relationship mo sa person mo, ay marami kang dapat asikasuhin. At saka ipinapakita ng mga cards mo na kahit magkaroon ng aberya sa pakikipaghiwalay mo sa person mo, ay tuloy pa rin ang desisyon mo. At saka dito sa mga cards mo, ipinapakita na marami kang emotional baggage. Tsaka yung feeling mo,
unworthy ka sa relationship mo. Kaya ang ilan sa inyo, yung ibang person na, halimbawa, kinukwentuhan mo, feeling nila sila yung makakatulong, kaya nagtitake advantage sa iyo. Hindi nakakatulong ba? At saka, ang ilan sa inyo ay matyaga kang naghihintay sa person mo. Kaya lang, yung person mo, hindi siya nag-e-effort sa relationship. Kaya, yan ang nararamdaman mo na mag-give up. Pero yung person mo, some of you, gustong solusyonan ang relationship na ito, pero nakapag-desisyon ka na. Pero ang ilan sa inyo na water sign, matyaga pa rin naghihintay sa person na baka sakaling magbago siya, tapos tumawag sa'yo kasi hindi mo siya kayang i-let go. At saka sa mga person na hindi na ipinagpatuloy ang relasyon na ito, ay may magandang outcome sa iyo. Kumbaga magkakaroon ka ng fresh start. Tsaka tingin ko sa bagong simula ng buhay mo ay maybe mag-travel ka or magbakasyon sa kung saan or lumipat ng bahay. Ang ipinapakita ng mga cards mo ay hindi ikaw ang priority ng person mo kaya lagi kanyang pinaghihintay. Kaya ang solution mo dito sa relationship na walang direksyon ay ang umalis ka na lang o makipaghiwalay sa kanya. Some of you na water signs, kung hindi malakas ang kutob mo, gagawa ang universe ng paraan para malaman mo ang katotohanan. Tsaka ipinapakita sa cards mo na matyaga ka naman eh, kaya lang, hindi dun sa mga person na alam mong lolokohin ka lang. Ang ilan sa inyo, kumukuha ka muna ng mga ebidensya bago ka mag-give up. Ito naman yung pang-third card natin para sa outcome. Ang mga cards mo ay 6 of Wands in reverse at 10 of Pentacles in reverse. Ang ilan sa inyo ay nagwo-worry tsaka may anxiety kaya nagkakaroon ng stress na umaapekto sa physical health mo. At kung may illness ka man ngayon, ay kailangan mo paglabanan ito para magkaroon ng good news na darating sa iyo para sa health. Some of you sa business, dahil sa panahon ngayon na problema ng buong mundo, ay naaapektuhan ang business mo. Some of you sa outcome, kailangan mo ihanda yung sarili mo kasi magkakaroon ng pagsubok sa iyo. At sa mga nasusubukan na ngayon, nararamdaman mo na kailangan mong maging matatag. Katulad nga ng sabi ko dati, bad day lang ito, hindi bad life. Itong mga cards mo ay warning sa iyo na posibleng may betrayal sa relationship mo sa person mo. At saka ang ilan sa inyo pinapakita dito sa mga cards na may kanya-kanya kayong role sa relationship. Ang person mo yung breadwinner sa family. Tsaka guys, mula simula ng reading na ito, tuloy-tuloy yung reading mo tungkol sa emotional pain. Tsaka ang kumukonekta sa akin dito sa reading na ito ay yung behavior or attitude ng person mo. Kasi isipin nyo guys, magkaroon ka man ng maraming pera o kapos ka sa financial, magkakaroon pa rin ng attitude problem. Ang kailangan dito sa outcome ng relationship mo ay love. At saka kailangan din ng honesty sa relationship na ito para may magandang direksyon o patutunguhan na magkasama pa rin kayo o magkanya-kanya na. Katulad ng sabi ko kanina, itong problema mo ay matatapos at magkakaroon ka ng fresh start.
Kaya ang advice sa'yo ng mga cards ay kailangan mong kumalma at alagaan ang health mo. At ang advice sa'yo ng cards ay kailangan makapag-adjust ka sa mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Kasi guys, tingnan nyo ha, konti pa lang yung cards na inilalabas ko pero yung reading natin, paikot-ikot lang. Na ito yung nangyayari sa buhay mo or mangyayari na kailangan mong paghandaan. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. At huwag nyo pong ipilit kung okay naman yung person nyo. Ito naman ang advice ng mga cards para sa iyo. Three of Pentacles, upright. Ito yon. At the Devil, upright. Ang advice sa iyo ng card, kung ano yung sinisimulan mo ngayon, gawin mo muna o tapusin bago yung next step. Some of you, ang advice ng card ay kailangan paglabanan mo na yung addiction mo kung meron man. Dahil nakakasama ito sa iyo. Kasi isa yan sa mga magiging hadlang sa iyo sa future. Kung hindi mo ito susundin, yan ang magiging warning. Kasi tingin ko dito guys sa reading mo, ikaw yung malakas ang loob sa family. Kaya ingatan mo yung katawan mo kasi kailangan ka nila. Pasensya na kayo guys ha. Hindi ko nakikita yung yung mangyayari pa sa susunod o walang pinapakita eh. Pero may kailangan kang gawin sa future. Yun ang advice sa iyo. Kaya ingatan mo yung katawan mo. Basta ang pagkakaalam ko lang sa mga water signs. Alam kong moody kayo, pero alam nyong i-control ang sarili nyo kapag may sitwasyon na kailangan hindi pa iralin ang attitude. Understanding at patient ang mga water signs, kaya tingin ko in the future magagamit mo yun. Some of you na may betrayal ang relationship, may person na tutulong sa'yo para masolusyonan ang betrayal na nangyayari sa person mo at sa iyo. Tsaka ang ipinapakita ng mga cards dito ay yung ikaw mismo yung nagtatrap sa sarili mo. Diba sabi ko nga kanina, may person na hindi pa makapag-let go sa person niya. Ang iba naman sa inyo ay practical kasi mas gusto nyo yung maraming material na bagay sa paligid nyo at pangalawa na lang ang love. Wala namang sinasabi na masama about sa pagiging practical. Ang ipinapakita rito ay yung mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo. Kasi guys, may ibang sitwasyon na ipinapakita dito na some of you may hindi magandang experience sa love kaya pinipili mo na lang yung person na mas mahal ka kesa sa mahal mo. Nagkataon lang na yung person na pinili mo ay may kaya sa buhay. Ang warning lang ay huwag masyadong magpaka-obsess sa power at money. Kung titingnan ko itong mga cards mo para sa long-term relationship, some of you na unhealthy, ang relationship ay sa ibang person ka may chance para sa long-term relationship. Alam mo yan, water signs. Kung itong person na ito ay para ba sa iyo, magtiwala ka sa nararamdaman at kutob mo. Kasi ang ilan sa inyo na water signs ay tugma yung suspecha mo. Siya nga pala guys, maraming salamat sa inyo sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nanonood, san man panig kayo na mundo, ingat po kayo palagi. Alamin naman natin ang advice ng mystical cards sa iyo. Tsaka guys, dito lang po ako sa YouTube nag-upload.
ng Laika Tarot videos, wala pa akong Messenger, Instagram, Facebook, or Twitter. Kahit MP3, wala rin po. Ang una mong card ay Beaver, Work. To love your work is a gift. Find a balance between work and rest. It is worth aligning your work with your purpose if you can. Being positively, mindfully engaged in your work, no matter what it might be, is healthy. Someone may be attempting to micromanage you at your job, and this is not an optimum way to work. Perhaps it is time to be your own boss. Ang next card mo ay Sacred Ibis, Learning. The getting of wisdom takes time, so be patient with your learning and delve deeper. Continual learning is a keystone to growth. You will succeed in your exams or study. While everyone has a source of wisdom within them, not everyone chooses to exercise it. If you cast magic, do it with full knowledge of the consequences. Next card is Butterfly, the Soul. To experience our full selves, we often go through a difficult period of transformation and growth. Trust what you feel. We all have stages to pass through in life, and not all are easy. Look ahead to where you wish to be, not where you have been. Self-trust and the trust of your partner are necessary for a positive relationship. Alamin naman natin ang angel number mo. 5555. Your dreams will become your reality. Nothing can stop it. Your vibration is set and the universe is conspiring. 436. It is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life. 6. When you're being held back by anxiety or fear, it's common to see the number 6 all around you.